Mag-Korean food naman tayo, guys. Ito isa sa mga paborito ng mga anak kong kainin. Ayan, olive oil lang yan. And then, naglagay lang tayo ng black bean paste. Ayan, marami tong black bean paste na ginawa ko kasi siniset aside ko lang to, guys, pag yung naluluto na siya, para kukuha na lang kayo ng mga at least 2 or 3 tablespoons every time na gagawa kayo ng jjajangmyeon. Ayan, guys, lutuin nyo lang to sa olive oil or any oil. At pag ganitong nagbabubbles na siya, guys, ibig sabihin luto na tong ating black bean paste. Isiset aside yun na siya, guys. Ayan, ito turn off na natin to, guys. And kukuha lang tayo ng container para iset aside natin tong ating black bean paste. Sa other pan naman, guys, maglalagay lang tayo dito ng olive oil and then liyempo lang to, guys. I-cut nyo lang to ng maliliit. Pag ayaw nyo naman mag-cut, pwede na rin po yung giniling. Nasa sa inyo po. Ginger and garlic, maglalagay tayo. Then, after nating masutay itong ginger and garlic, ilalagay na po natin yung ating ginawang black bean paste kanina. 2 to 3 tablespoons lang to, guys. And then after that, maglagay kayo ng 1 cup of water. Pag nailagay nyo na ito, guys, maglagay na tayo dito ng white onion and cucumber. Sa vegetable, guys, po pwedeng kahit anong vegetable po pwede. And then, maglagay na rin kayo ng spring onion, oyster sauce, soy sauce, and sesame oil. Ayan. At pag na-mix nyo na to, guys, pwede na kayo maglagay at least 1 or 1.5 cup of water. Pakukuluan nyo lang yan, guys. And then, next ay itong 1 tablespoon sugar and 2 tablespoon potato starch and 1 cup of water. Tutunawin nyo lang, guys, yan. At ilalagay natin yan later. Ngayon, i-check na natin itong ating niluluto kung kumulo na ba siya. Ayan. Bubuksan natin to, guys, para makita natin kung kumukulo na ba siya. Ayan, guys, kumukulo na itong ating niluluto. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating mixture kanina. Ito yung sugar, potato starch, and water. Gradually nyo lang po ilalagay yan. At pag okay na po yung texture niyan, luto na to, guys. Kaya, ipiprepare naman natin yung ating noodles. Nagpakulo lang tayo dito ng tubig, guys, and then ilalagay na natin itong ating jjajangmyeon noodles sa Korean store, guys. Magtanong na lang kayo, guys, kung anong po pwede nyong gamitin. Ayan, 5 to 6 minutes, pwede na to. Ayan, guys, luto na tong ating jjajangmyeon. Enjoy nyo lang to. Isa ito sa mga Korean food na nagustuhan ng family ko at I hope na magustuhan nyo rin to. Siya nga pala, guys, kung ayaw nyo maglagay ng cucumber, po pwede naman po. Kahit anong vegetable na gusto nyo, po pwede nyo ilagay ditong alternatives, guys. Kaya I hope na magustuhan nyo and please comment below kung ano po yung mga tinry nyo dito mga vegetable. Kailangan, guys, pag kinain nyo to is yung mainit-init pa siya, guys. Napakasarap na ito pag mainit pa po. Ayan, guys, sana nagustuhan nyo to and thank you for watching. And I hope to see you on my next cooking. Thank you po. Follow for more.